makikita niyo yung langit eh, nagbabadya na namang umulan. Ito, naunahan ko na si Apolonio Senior eh. Ito, nag-ipon na ako ng kahoy. Ito yun, para sa ating video. Ito, kasama ko na naman itong dalawang to. Together, manin. Yaplag mo, tikamin. Yada yung tiubing. Yasidig mo, tibagim. Dan, dan, dan. We're together. Money. Okay, gagawa tayo ng apoy dito. Nipon ko na kahoy. Sigurado ang tuyo. Umuulan na naman eh. Ayos ba? On some muscles. Biceps. Triceps. Forceps. Sus mariceps. Ito na ating goat feet. I volunteer as tribute. Dalawa lang pala. Dalawa lang pala. Peace, man. Peace. Kaya anong ginawa natin doon sa ano? Sa kaldereta. Lagyan natin tubig. Smash luya. Smash luya pa rin. Lemongrass. Siyempre, wala sa aming goma. Pinakpa ko na rin yan, kaya tingnan nyo, na-bruise na siya. Bruise na. Tapos, saka natin lagay yung goat head. Buo. Baka sabihin ng mga anak ko, nilaloko ko sila. Ito pa, buo din. Buo ko din lalagay. Hindi ko chachapin sa gitna. Yan. Pag kumuluto, after 30 minutes, tatapon natin yung unang kulo eh. Tapos para sa sinigang na mismo, yun yung 4 hours. Hanggang natatanggal na talaga yara yung laman sa mukha. Nod muna kayo ng Lord of the Rings. Hindi completely. Dapat completely submerged eh. Lagyan pa natin. Ayan. Ayan yung unang kulo. Okay. 10 minutes pa lang eh.
Iyati siya ng 20 minutes. Tapos tapon natin yan. Tapos lagyan din natin ng tubig, tanglad, luya, may asin at saka paminta. Tapos lagyan natin ng mga hinog na kamatis. Yan. Hinog na kamatis. Pang ano talaga siya, pang sigang. Yan. Pantay. Habang kumukulo yung ulo, tap natin yung iuhulog natin sa sinampalukan. At least sinigang siya kasi wala na nang bibila ng sampalok, yung totoong sampalok. Kaya nilalagay natin yung sabaw na sinigang. So, tawagin na natin itong sinigang na ulo at panang kambing. Lagyan natin siya ng galangal o luyang dilaw o turmeric. Iba lasa niyan sa ginger. Lagyan natin ng siling pansigang. Lagyan natin ng mustasa. Lagyan natin ng okra. Binili kong okra yung bata. Bata pa. Kunat na yun na yun yung pagkamalalaki. Tapos lagyan natin ang kamatis. Kamatis. Dapat yung kamatis bilhin nyo. Ano yung may hinog na. Yun yung pinakamatamis eh. Yan o. Yun yung kahinog. Ito yung karami lalagyan natin. Lagyan din natin ang sibuyas. Yan, pula. Ang sibuyas. Yan, tapos lagyan natin ang labanos. Labanos mustasa. Yan. Yan yung hulog natin. Una, hugasan muna natin, syempre. Pagkatapos ng unang kulo, uhulugan ulit natin ng tanglad, yun, lemongrass, luya, dagdagan natin ng galangal. Ang kamatis, kung tutusin eh, uhulog na natin kagad yung pagkano eh, doon sa pangalawang kulo, kaya gagawin lang natin dito, no? Kahit hiwain lang sa gitna, yan lang, oh. Pwede na yan. Hulog na natin yan direkta. Maduduhog na yan sa sabaw. Tapos yung sibuyas. Ganon din. Iwala sa gitna. Diretso na yan. Hindi na kailangan slice-slicing pa. Rekta na. Ito ang mustasa. Uhulog natin pagkana eh. Hahanguin na. Yan. Bigyan na natin sa aso yung unang kulo. Ito nga yung unang kulo. Ito yung kaya na ng aso. Kunin muna natin yung laman-laman para buksan natin lahat.
Normal tong kambing na to. Lima yung paa. Nilima lang yun ako. Ayan, lemongrass. Kunin na natin yung ulo. Malis tayo ng pagkuha. Buhos natin yung lahat to. Lakay na ng aso. Pati yung lemongrass. Gawa na niya trabaho niya. Punin ulit natin ito ng tubig. Yan. Since ito na yung totoong sinigang natin, lalagyan na natin ng rekado. Balik natin yung ulo sa kanyang paa. Ibali mag-splash na yung minute. Luya. Sibuyas at kamatis. Galanggal. Smash muna natin. Ganda ng kulay, oh. Orange. Galanga. Lemongrass. Pukpukin lang natin yung ano. Yung white part. Iba, hindi na sinasama itong dulo ng dahon, eh. Ako, sinasama ko pa. May lasa rin yan, eh. May pantanggal din ang anggo yan. Yan. Punong-puno siya. Iyatan niya yan, ha? Patis. Paminta. Kaya pwede pala buo. Hindi lang ito step nyo na. Pagka lumambot yan lahat, magigisa tayo ng parang sofrito ng Pinoy. Bawang sibuyas luya. Tapos ihuhulog natin dyan. Okay, balag na tayo sa apoy. Alam nyo, 6 o'clock na eh. Realistically, kung yan ang iniintay namin dinner, 10 p.m. pa kakain yung mga anak ko. So, talagay ko bukas na lang ng ano yan, ng lunch. At malambot na yan. Kasi hindi ko iniwa yung ano eh, yung ulo eh. Gusto ko makita lang na buho. Tsaka kaya ako na may shards, yung buong shards, kaya sa-serve ko siya ng buo. So, luto na lang siguro ako ng ano. Kinisang kalabasa, baka ganun. Tapos ipapasok ko muna. Palabas ko uli bukas. Para pagpatuloy. Tapos lunchtime. Kasi ang ano eh, alam niyo yung ulo. Pag gusto nyo kainin ng dinner, dapat umaga pa lang pinapakuluan mo na. Eh may ginagawa ako kanina. Naayos ko yung ano sa dirty kitchen namin, yung lababo. Nag-start ako ng 3. Mali yun. Dapat mag-start ka ng umaga. So, okay. Takpan na lang natin to. Tuloy natin yung paglalaga. Pero, iba na yung magiging dinner namin yan. Sana umulan bukas. Masarap pang
Masarap kumigop na sabaw pag umulan eh. Tawag mo na ngayon ha. Luluto pa ako, Daddy. Okay, lagyan natin ng ganda sana kung totoo sa palok pero wala na nagbebenta eh. So, gamitan natin na ngayon. Isa lang. Bukas natin malalaman kung kailangan pa ng isa. Kasi may kamatis na yan eh. Magiging part yung kamatis ng tamis. Tsaka asin din. Tsaka syempre yung umami. Iba yung umami. Tuloy lang natin yan. Nakita niya madilim na oh. Bukas pa natin makakain yan. Nagluto na lang ako ng iba. Nandito na nga tayo, day 2 ng ating goat head sinigang. Tuloy na natin yung pagluluto. Medyo cloudy siya pero mukhang di naman naulan. Kaya na sinabi ko kahapon, hindi pa tapos yan. Nag-gisa ako ng ano, bawang, sibuyas, luya at saka galanggal. Yan, talagay ngayon natin dito. Ganda talaga ng kulay ng ano, luyang dilaw. Pwedeng gawin candy yan eh, yung balatan mo yung luyang dilaw tapos ipop mo lang sa bibig mo. Kaya lang, didilaw din yung ngipin mo. Mag-orange. Pero maganda sa lalamunan yun. Kung meron ka sore throat. Okay, trot na natin yung oka, labanos, mustasa. Tayo hulog dito. Tingnan nyo kung gano'ng ka-rich yung sabaw niya. Hindi yan sebo. Kasi iniwan ko siya magdamag. Kung baka yan, di sebo na yan eh. Tapos yung kamay niya. Yung kamay. Walang anggo eh. Well, siguro para siyang ano, yung native na manok. Parang ganun. Hindi kagaya nung ibang pag nagluto ka, hindi mo tinapon yung unang laga. Mapanghi. Gamey. Gamey ang tawag. Ito hindi. Tsaka malinamnam. Kahit di mo lagyan ng betsin, yun ang ano ng tupa. Tsaka ng venison, ng deer. Para mo siyang nilagyan ng ano. Para siyang may betchin pero wala naman talaga. Yung dog na yung kamatis oh. Okay. Napakuluan na natin ng additional na 2 hours. So 4 hours kahapon, 2 hours ngayon. Nakita ko yung ano, yung paa. Natanggal na yung ano, yung hooves. Doon sa mismong ano. Parang yung nabali kay Anderson Silva. Natanggal na. Natanggal na yung ano, yung mga carpals. So siguro luto na yung ulo. Puntong to nagawa na nung ano ng lemongrass yung trabaho niya. Bigyan natin to sa mga aso. Yan. Gelatinous na yung ano yung pisngi. So pwede na
Pwede nang ihulog yung okra. Yan ang pinakamatigas. Saka yung siling pansigang. Huwag nyo natatakpan para ang kulay ng gulay hindi maging brown. Iba nilalagyan ng ano yung tawas, alum, para talagang bright green pa rin yung ano yung mga gulay. Actually kulang sa alat yung ano eh, yung sabaw. Pero yung kakain na lang ang magdadagdag ng patis. Masarap kasi higupin yung hindi masyado maalat eh. Lalo na pag medyo lumalamig na. Maalat yan eh. Hulog na natin yung labanos. Konti lang. Kasi ang bida talaga dyan yung kambing eh. Tatanggalin natin sa apoy. Mustasa. Yan. Okay na yung okra. Ayoko kasi nung ano yung malabsa na okra. Gusto ko may konting lutong pa. Basta luto lang siya. Hindi yung para siyang basang tissue yung pagkakaluto. So pag nilagyan natin yung mustasa, unahin natin yung pinakatangkay, yung pinakaugat. Inano ko na yan eh, inano, pinugahan ko ng ano, ng pressurized na tubig. Kaya wala nang lupa yan. Hindi ko na siya pinag-iwahiwalay. Yan. Una yung tangkay. Tapos pag nilubog mo yan, okay na yan. Ta, pasok na natin. At ito na nga ang ating goat head soup. Sinampalukang ulo. You know? Medyo gruesome lang siya tingnan. Pero tingnan niyo yung lapayag. Kung gano'n siya kalambot. You know? Medyo mainit pa siya kaya hindi ko siya ma-process eh. Pero gagamitan natin ng ano. Gagamitan natin ng tongs. Para mabuka lang natin. Pakita ko lang sa inyo yung utak. Mainit. Yan. Ano natin? Yan yung half skull. Ito yung yan, tingnan yung jowl. Yung dila. Tsaka yung utak. Ayan. Yan ang ating sinampalukang paa. Tingnan yung paa, oh. Natatanggal yung ano. Natanggal na yun. Pinaka-hoof niya. Ito. Okay. Hindi pa oras ng kain ko eh. Pero para sa purpose ng video na to, kakain ako. So meron tayo dito ang sili sa kalamansi.
kamatis. Tinabangan ko talaga yun eh. Yung luto ko. Para papatisan na lang. Calamansi. Tuhugan natin ang sili. Tinatawag mo ng siling labuyo to eh. Ano to eh? Thai. Thai chili to eh. Yung labuyo yung ano. Yung bird's eye, maliliit talaga. Talabay natin. Yan. Hindi rin ako nagkakanin eh. Pero... Ngayon, dahil nga sinampalok ang ulo yung ano, eh, consider na natin ito na cheat day. Yan. Total bahaw naman ito eh. Sabi nila yung bahaw daw eh, nag-ferment na yung starch. So, kinain na yung gluten niya. So, hindi na siya ganong magiging asukal sa katawan. Yan. Okay. So, dahil nga sabaw, dapat nagkukutsara tayo, di ba? Pero hindi na. Buta yung balat. Yung gano'ng kalambot yung balat na, no? Nakuha ko yung konting mata. So na rin. Kaya nga pala yun. Lapayag. Tingo ka. Mustasa. Kamatis. Tingnan nyo itong paa ko. Kumalas na. Ito dyan. Listen. Para may sakit. Sabi na mas matapang daw sa amhang na ano, Ilocano. Kasi sabi ko na ano. Ano tingin nyo? Comment? Mga Bicolano? Bicol ini? Ang sinag, nilagyan ko na konting isantas. Para matrek yung mga anak ko na kumain ng gulay. Ito yung utak. Ang paha, oh. Tinan yung laman ng paha. Ang dila, oh. Kumakalas na sila lahat. Pero ang kailangan ko ay yung utak. Nah, utak. Konti naman. Utak.
Hmm. Ito ang part. At ang utak. Pero, bago tayo kumain ng utak. Losartan potassium, amlodipine, ilbesartan, carvedilol. Okay, kain na tayo ng utak. Sili. Hmm. Kaya magandang buo yung ano, ulo eh. Hindi na sisila yung utak. Tagalis na chit dito. Kulang. Sali na natin. Dahil na natin sa workout. Tayo balat eh. Although yung balat, napakalabot. Hmm? Hmm? Sige mo eh. Mga gustong bumili ng kambing. Nandiyo sa katsalan. Yung short ka papunta sukat. Benta sa sila ng buhay. Kung gusto niyo kayo ang katay, yan. Maganda lang kayo kumastos kasi mas mahal siya eh, sa baka. Tsaka yung buhay minsan, ano? Pinapainom ng maraming tubig para pag tinimbang, mabigat. Pero po tubig lang pala. Kumbaga sa tao, bloated. Mga bodybuilders, hindi na uminom ng tubig para mag-competition. Dapat tuyo-tuyo yung balat nila para makita yung striations. Para makita yung mga ano. Mga ugat-ugat. Antay ko ang dila. Hmm. Hmm. Problema ko na pumayat ako, ano? Humihina ako sa ano? Humihina ako sa sili. Ang tolerance ko. Pati sa ginaw. Naging mahina ako sa ginaw. Siguro dahil nawala yung insulation, yung insulating fat. Hmm? Kaya pipisod na ako. Ito'y epekto nung yun. Kinain ko utak. Fifteen times 4. 90. 90 bits per minute. Okay lang. Ito na ang pagluto ng
sinampalok ang ulo, pagluto at pagkain. Nang sinampalok ang ulo at paa ng kambing. Signing off.